Hello, mga Cloud Ops. Welcome back to my YouTube channel. And for today's topic, gagawa or tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng certification. So, yun, disclaimer lang po. Ang tutorial na to, huwag nyo sanang gawin sa masama or sa hindi magandang paraan. So, kaya ko lang naman siya i-share sa inyo yung tutorial na to. Kasi dati akong HR associate or HR coordinator. And isa sa mga ginagawa ko is gumagawa ko ng mga certification sa mga empleyado ko na ongoing, like for example, may nanghihingi for, alam mo yung dyan sa atin is uso yung plan run, yung mga smart globe. Alam ko na yan, nagpa-plan run kayo. So, isa sa mga hinihingi kasing requirements nyan is yung certification na katunayan employed ka. So, there are two types kasi ng certification na ginagawa ko before. Yung currently employed ka pa, pero kailangan mo lang ng proof of employment or certificate of employment nga. So, yung pangalawa naman is yung wala ka na, yung nakapag-clear ka na. So, gagamitin mo na lang yun as a proof na na-employed ka before sa gayong company. Yun yung ginagamit na or pinapasa natin kapag once na nag-apply tayo sa ibang trabaho. Especially pag nag-apply tayo sa ibang bansa, isa ang mga COE sa hinahanap. So, yun yung mga ginagawa ko. So, ito, tutorial lang kung paano gumawa ng COE. Kaya, kung interested ka, watch this video until the end. So ayun mga Cloud Ops, no? Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng COE or yung Certificate of Employment. Ngayon, nasabi ko nga na mayroong dalawang klase of ng Certificate of Employment, which is yung isa, yung hindi pa naman siya nag-final or nagwakas ka sa isang company. For example, kailangan mo lang for requirements ng pagkanyari, kukuha ka ng mga loans, like for example, dati kasi ganun si home credit, ngayon kasi is wala na. So, ito kasi isang kinukuha dati or mga plan run, mga ganun. So, ito yung mga ano. So, first is punta ka lang dito, open mo lang yung ano mo, Word documents. Kung may Word ka, ito kasi is Word parang gamit ko, pero Word document is enough naman na. So, punta ka lang sa picture or insert, tapos mag-insert ka ng picture ng ano, ng company logo nyo. Ngayon, kung hindi mo alam, mas maganda mag-seek ka, for example, sa Facebook page or sa Facebook nila or sa Google. So, ngayon sa akin is meron dito. Syempre, hindi naman ako, ano, hindi naman tayo alaw na gumamit ng iba. So, dito tayo sa yan, sa yung Rams Diary na lang para hindi siya ano. Pero ito yung ano ko ha, ng Rams Diary. Ito yung logo ko. So ngayon, tinanggal ko yung background kasi nga, itong itin, tinanggal ko to kasi i-insert natin sa ano, sa Word. So ngayon, kapag once may ito, hindi nyo naman alam kung paano tanggalin yung background nito, punta lang kayo dito sa ano. Punta lang kayo ng Google. Tapos, ilagay nyo dito. Search nyo, background remover. Yan, background remover, tapos click nyo to. Madali lang siya. Ayan, mag-upload lang kayo ng ano dito, nangyari ito. So, ilagay nyo lang dyan. Yan, tapos mag-remove na siya ng background. Diba, ang dali lang. Ayan, ayan na siya. Tapos, i-download nyo lang. Ganun na siya kasimple. So, ngayon, balik tayo dun sa Word. So, ayan, ito na yung logo ko. Yan, so, i-expect nyo na lang talaga na itong logo na to is nandito sa ano. Ayan, itong logo na to nandito sa may gilid. Ayan, dito sa gilid. Tapos, ilalagay mo dito sa baba. Ano ko lang dyan ng enter ka lang. Tapos, ilagay mo sa gitna. Tapos, ilagay mo. Dapat may space ha, kada letra. Certification. Nilagyan ko ng space. Tapos, lakihan nyo yung font number. Huwag naman masyado. Mga 36. Tapos, i-bold nyo. So, ayan. Sumobrata tayo. At yan, yan. Kasi, hindi ko talaga mausog yung logo eh. So,
Depende ka yan sa logo, mga lods, ha. Hindi naman lahat kasi ng logo eh bagay dito sa gilid. Minsan bagay dito sa gitna. Pero mamaya kukuha ko ng ano, ng sample. So mamaya dito muna tayo. Proceed muna tayo tapos after the certification. Ito naman tayo sa gilid. Ilalagay mo dito. Ay. Sorry. Yung font. Ang gamitin niyo na font ay is 12. 12 ang standard. Tapos huwag nyo nang i-ano pala, huwag nyo i-bold. Kalimutan ko. Huwag na nga i-bold, ang kulit naman. This lang pala. This is to certify that, tapos yung pangalan nyo dapat naka caps lock, for example Ram Pogi Hayop. Tapos ito i-bold nyo. Lagay nyo pala Mr. Diyan na, hindi ako masyado sa computer eh. Hindi ako mabilis, I mean. Tapos, that. Comma pala. Has been. May yung ano na to, bold na to, nakakaasar. Sorry mga ka-load ups ha. Yan, has been employed with our company yung pangalan ng company nyo, for example ito company is Rams Diary. Huwag nyo na i-bold, tapos comma, tapos ano bang field ng ano or ano ba yung company nyo, kung electronics ba siya, manufacturing ba siya ng mga non-food or food, for example sa akin manufacturer. Ay, no, wrong spelling. Manufacturer of consumer line for personal care and beauty products. Yan, so yun na yung ilalagay mo dyan sa ano. Tapos, ay dito pala ilagay-lagyan nyo ng ano, para yung itab nyo isang beses. Ayan. Pasensya na mga ka-loading ops kasi matagal ko na itong hindi nagagawa. So, medyo ano na tayo ngayon. So, lalagyan natin dito, products, tapos comma, then from, for example, June 2020, to June 2022. Ayan, tapos i-bold nyo yung, i-highlight nyo yung ano nyo, yung from June, i-bold nyo yan. Russian Holding the position of production staff.
Yan, tapos tuldok. Tapos, enter. Enter. Tapos, tab. The certificate. Is being issued for whatever legal and documentation. Purpose it may serve him. Tapos tuldok. Tapos yan natin. After nun, click naman. Tapos tab ulit. Issued this, kailan ba inisyo to? For example, ano ba ngayon? 4 day of July 2023 at kung saan located yung ano company at Quezon City. Philippines. Tapos tuldok. Tapos dito sa may bandang ibaba, maglalagay kayo dyan ng signature. Ilalagay natin Sincerely yours. Tapos kusama pangalan, sino pa pangalan ng manager mo or yung HR nyo, HR supervisor, HR officer, HR manager. For example, si Juan de la Torre. Tapos anong position niya? For example natin, HR manager. So, yun. Tapos, isa lang to sa mga sample, ha. Tapos, dito sa may baba, minsan nilalagay nila dito sa, ano, sa footer, kasi nga meron tayong header. Ito yung header natin. So, ito yung footer sa may baba. Kung word lang kasi yung gamit ko, maipapakita ko sa inyo kung paano. Pero, dito kasi, since WordPad, hindi ko mapapakita kasi wala siyang header and footer. So, dito nilalagay yung yung address. For example, dito sa gitna. Tapos, ilalagay natin ang address nila is unit, for example, 101 third floor Melacom building. Sample lang ito. Melacom building, barangay 178. For example lang, ha. Barangay 1, ay hindi pala, street muna. Building, for example, Mabini Street, Barangay Tagay, Quezon City. Minsan ganito yung ano. Tapos, yung number nila, ano kala number? Like for example, 02, open close parenthesis, tapos 423, 944 944
7. Nangyari, yan yung number nila. Tapos, kayo na mag-arte kung i-ano nyo pa to, baba natin nyo siya ng ano. Depende kasi, pag nasa footer naman to, maganda sana kung nasa footer talaga to. So, yun yung isang sample. Ito yung ano, kapag once na, for minsan pa nga yung iba, nilalagyan pa ng compensation dito kung magkano yung sahod mo per month. Pero ito hindi naman na kailangan. So, doon naman tayo sa kapag once na ano, kapag once na tapos na, for example, nanghihingi ka ng certificate of employment kasi gagamitin mo sa pag-a-apply. Tapos, ilalagay naman natin dito yung logo is, for example, is iba na. Yung sinasabi ko na square. Yung pwedeng ilagay sa gitna. So, ito. Insert tayo ng picture. So, ayan. Kunyari, ito yung company name or company logo. Minsan, ito, yung footer, nandito na yan sa taas. Kayo na lang mamili kung paanong format ang gagawin nyo. Kasi nga, hindi ko maano ha. Dapat, yan, dapat ito kasi nandito banda. Since ano nga kasi to. Ang hirap. Yan, minsan ganyan yung magiging format. Certification, ganon. Pero may babaguhin lang tayong konti dito sa may ano niya. Kasi nga, itong final to yung gagamitin mo na to sa pag-apply mo sa kunyari, puntang Taiwan, ganun. So, same pa rin. Same format pa rin ng ganito. So, babaguhin lang natin yung banda. Sige, dito. Ganun pa rin naman. May dadagdag lang tayo dito. Na for example, ito. To whom it may concern. Ayan. To whom it may concern. This is to certify that Mr. Pogi, Rampogi was, ilalagay natin dito, was, kasi tapos na, di ba? Was an employee of, itong, nangyari, itong ano mo, ito, company name, ilalagay natin, was an employee of, palagay natin, ano bang pangalan ng ano ng company, for example, Rams Manpower Inc. Ayan, ito i-bold nyo rin to. Ayan, as for example, ano bang position nyo dun, as food processing, for example, kunyari, for food processing, as production personnel. Pero wala naman kasing, it's either production personnel or, yeah, ganun pa rin, production, or, palagay mas ito maganda. Machine operator. Ayan. I-bold nyo rin to kasi yun ang mga. And was assigned. I was assigned to ano bang, for example, meat department. Or palagay natin, seafood department. Mga ganon. Ganon yung mga, ano, bitawan ng mga salita dyan. Started last, example, July
16, 2018 up to February 2021. Yan. Tapos lagay ito, he has been cleared of all accountabilities and liabilities from the company. Ayan. Tapos, ilagay pa rin. This certificate may issue whatever legal and documentation purpose it may serve him. Ayan. Or pwede mo namang baguhin to. Certification is issued. Lagi natin na this certification is issued upon the request of the above named employee for what whatever legal purpose it may serve. So yun, as lagyan nyo rin dito, this is your ganun, depende na sa inyo kung paano yan. Tapos same pa rin dito. Or lagay diba sincerely yours or lagay natin signed by yan. So yun, syempre hindi ka na maglalagay dito sa footer ng address kasi dito na, nandito na kasi yung address. So yun, nasa inyo na kung paano pagandahin yan, yung ganito kung lalagyan nyo siya ng border. So ito kasi hindi ko gamay itong WordPad na to kasi more on office word kasi talaga ako. Ay naku, paano ba ito ilagyan ng pinaka border dito, mga ganon kasi yung mga certification lagyan nyo ng arte-arte. So yun po yung paggawa ng certification. So ayan,